So welcome back sa part 3 ng tutorial natin. So ang topic natin is about Cyberdisk diskless. So let's say na okay na yung mga disk ng server, okay na yung LAN card, then okay na rin yung mga SSD cache kung tawagin. Then ang kulang na lang talaga is image. Kumbaga OS para sa client para makapag-boot tayo. Gawin nating diskless. So kunwari meron na tayong server, gagawa na tayo ng client side. So sa actual na paggagawa nito is pupunta kayo sa PC, ipo-format nyo at least 60 gig or 60 GB yung pinaka size ng disk. Okay, so para kagaya nito, nag-sample ako ng 60 GB. Then syempre kapag meron na kayo nyan, dapat naka-ready na yung diskless client installer nyo or yung software nyo. Then next is dapat bago nyo i-install yung pinaka diskless client side nyo or diskless client software nyo, dapat i-check nyo muna yung control panel. So ano bang i-check dapat sa control panel? Syempre arrange nyo muna yung region, yung time. So dapat tama yan, tama yung lalabas dyan. Then firewall, syempre huwag kakalimutan yung firewall natin dapat naka-off. So yung OS na ginamit natin dito is naka-modified na, so naka-optimize na siya, ready na siya. In short, naka-off na yung firewall, naka-optimize na yung pang ano niya, pang pabilis niya ng mga loading ganyan. So maraming ka-eka na, no? So ang main target natin dito is gumawa ng image. So kapag okay na yung firewall, syempre ready nyo na yung diskless software nyo. Ang gagawin lang natin is tandaan natin kung ano ba yung IP address na ginamit natin dun sa server. So para malinaw, punta muna tayo sa server, CMD natin yung server. Then check natin yung IP config. Ayan, so kung makikita nyo, ang ginamit kong IP address ng server is 192.168.1.200. So mamaya gagamitin natin yan para may transfer yung image na gagawin natin or yung OS na gagawin natin dun sa client side papuntang server para maiboot natin yung client ng walang hard disk. Okay, resume na tayo. Pagdating dito sa server, naka-off na yung firewall, naka-optimize na yung mga kailangan dito. Syempre compatibility nung pinaka-diskless software natin, huwag natin kalilimutan. Okay, then syempre Windows 10, Windows 8 ang pipili natin dito sa administrator compatibility. So ganun din sa ilalim. Then apply, okay. Kapag okay na yan, right click ulit, then run as administrator. So hintayin lang onti magloading yung pinaka diskless software natin. So parang basic application lang siya. Okay, then next, accept, next, install. So sa location or sa folder ng pinaka diskless na to, wala tayong babaguhin, default lang siya sa drive C, install lang. Then hintayin nating matapos. So gaya nga ng ginawa natin dito sa server, parang dalawang beses tayo nag-reboot during installation ng diskless server natin, ganun din dito. Pero kapag Windows 7, tuloy-tuloy to, hindi na kailangan ng second reboot. So sa Windows 10 lang nangyayari to. So sagutin ko lang yung mga tanong ng mga magko-comment dyan. Oo, pwede tong gamitin sa Windows 10, pwede rin sa Windows 7. Okay, pwede rin siya sa XP kung may gumagamit pa ng XP. Pero sa tingin ko, sa panahon ngayon, wala nang gumagamit ng XP. Okay, so ito yung first reboot. Syempre hintayin natin, reboot natin siya, default. Wala tayong gagalawin. So sa mga nagtatanong ng download link, punta lang dito sa punta lang tayo dito sa upper left corner ng pinaka channel ko. May kita niyo yung download link. Then abangan niyo yung next tutorial natin. Magbibigay tayo ng tutorial about teaming. So iba't ibang klase ng LAN card, pwedeng Intel, pwedeng Realtek. So abangan niyo 'yan. So hintayin natin 'to mag-reboot hanggang sa makapasok tayo mismo doon sa desktop. May mag-a-appear dyan na dialog box, kumbaga continuation nung pinaka-installation nitong diskless client side natin. Okay, so kung mapapansin nyo, hindi na ako gumamit ng physical PC.
naka-VMware tayo, full version. So may server tayo, may client. Then, gumawa na rin ako ng para sa client side para i-test natin kung paano i-boot or paano magpa-boot ng client. Okay? Nang walang hard disk. So same procedure din naman yung ginagawa nitong tutorial na to doon sa actual. Reboot natin to. Medyo hindi nagtuloy. Salamat nga pala, shoutout doon sa mga donators natin dyan na nag-donate kahapon at saka nung nakaraan linggo. Thank you, thank you. Okay, sana na-enjoy nyo. Ayan. Tintayin natin konti. Okay. So, eto na yung after boot na ginawa natin. So, hintayin natin may magpapapab dyan na dialog box. Ayun. So proceed lang natin. Okay, then kagaya ng ginawa natin sa first installation, accept lang, then next, next. Wala tayong babaguhin sa location. Install lang natin. Then hihingaan niya tayo ulit ng reboot. Pag hiningaan niya tayo ng reboot, finish natin, then click yes. Then hintayin natin magpunta ulit sa desktop. Sa mga nagre-request ng teaming procedure, kung paano i-combine yung mga LAN card na yan, next tutorial natin, abangan nyo. Okay. So, after nun, ang gagawin lang natin is, pupunta tayo doon sa location folder nung pinaka-diskless na yon. Sa drive C, syempre, hanapin natin dito yon. Then, Cyberdisk folder. Pasok tayo sa loob. Makikita natin itong upload tool. Then, ang gagawin lang natin sa upload tool, send to desktop natin. Ayan, right click, send to desktop. Syempre, yung compatibility pa rin. Nakaset na yan. Pwedeng hindi na iset to. Pero, automatic naman kasi, ang upload tool, lahat naman na upload tool, pwedeng nakaset kung ano yung OS na gamit nyo. Dumidepende siya sa compatibility ng OS na gamit nyo. Pero para sigurado, check pa rin natin yung compatibility. Ayan, apply, then okay. Then, kapag nandito na tayo, i-delete na natin itong software na ginamit natin para malinis. Then, right click dun sa upload tool na sinend natin sa desktop. Run as administrator. Then, sabi ko nga kanina, bago tayo mag-start, tandaan natin kung ano yung IP na ginamit natin sa server. So, ang ginamit natin kanina is 192.168.1.200 sa server. So, papalitan natin itong 4, gagawin natin 200. Ayan. So, tama na to. Upload IP 192.168.1.200. Then, image name, papalitan natin kung ano yung trip nyong image, kung ano yung ipapangalan nyo. Let's say na Cyberdisk Diskless image. Ayan.
Then, dito sa format, sa bandang gilid, nakalagay dyan, .vhd, wala na tayong babaguhin dyan. Then, click natin yung upload sa bandang ilalim. Then, hintayin natin siya mag-load. Kapag nag-load na siya, may kita nyo yung speed dito kung ano yung flow nung kung ilang MB per second yung naisasend niya dun sa mismong server natin. So, during uploading ng image, suggest ko lang huwag nyong gagalawin para hindi siya mag-not responding or hindi ma-interrupt yung pag-upload nyo ng image papuntang server. So, take note, dapat naka-gigabit LAN yung PC or physical PC na gagamitin nyo kapag gagawa kayo ng image. And make sure na yung pinaka-OS na gagamitin nyo kapag nasa client side kayo, huwag masyadong optimize. Minsan kasi sa sobrang optimize, sa sobrang pagpapaganda ng OS, pagpapagaan ng OS, hindi nyo napapansin, nagkukulang na yung files na kailangan or prequisite doon sa diskless software na itong ginagamit natin. So, ingat lang doon sa part na yon. So, tested naman to. Mamaya papakita natin kung paano gumamit ng image galing sa ibang diskless. Let's say na I shared this or CC boot, mga BHD format na image pwedeng gamitin dito. Mapa Windows 7 man yan or mapa Windows 10, pwedeng gamitin dito. So, ito yung procedure kung paano gumawa ng sariling image dito sa Cyberdisk diskless. Okay? Kasi marami ako nabasang comment dyan sa comment section. Pwede daw ba yung mga galing sa ibang diskless? So, any kind of diskless, tinatanggap naman ito. Lahat ng klase ng image. Basta, BHD format. Okay. Sa mga hindi pa nakakaalam, merong ibang way kung paano gumawa ng image using WIN2BHD software. Ayan, pwede nyong gamitin yon. Pero, syempre, mas maganda pa rin yung original na upload tool ng pinaka-diskless nyo. Okay? Ayan, waiting lang kayo, syempre, huwag nyong kakalimutan maghintay. Medyo matagal siya. Depende sa size ng disk nyo. So, ang ibabato kasi nitong client side natin is at least 60 gig. Pero, hindi kabuang 60 gig yung ibabato nyo dun. Kung ano lang yung usage nya. Kagaya nito. Yung size, nakaka 1.13 GB over 5.99 GB pa lang. Ibig sabihin, nasa 6 gig itong image na to. Ibig sabihin, clean image pa lang ito. Wala pa dito yung mga drivers, wala pa itong mga application. Pero syempre, kapag gumawa kayo ng image, takal ko na rin, ingat lang sa mga pag-install ng mga software na hindi naman kailangan doon sa mismong OS. Minsan kasi sa sobrang ang galing natin kung ano-anong mga software ini-install natin, minsan doon yung na-experience yung mga games hindi gumagana. Ibig sabihin, kulang, ganito, ganyan. Ingat lang sa ganan. So, unting reminders lang yan. So, sa mga gusto makakuha ng download link, follow nyo lang instruction nandito sa taas nung pinaka-YouTube channel ko. May download link dyan. Then, sa mga donators natin dyan, shoutout sa inyo. Salamat. Shoutout ko na rin yung mga sumusuporta. Salamat din sa inyo. At sa mga hindi sumusuporta, okay lang. Bati pa rin tayo. Hindi ko na pinost tong ano na to para makita nyo yung kabuuan. Ayan.
So, ayan. Pagkatapos niya mag-upload, lalabas itong dialog box na to. Upload image success. Kapag okay na yan, ang gagawin niyo lang, okay niyo lang, then close niyo yung upload tool niyo, then shut down yung pinaka-client. Ayan. Okay. Kapag na-shutdown nyo na yung pinaka physical PC na ginamit nyo or yung ginamit nyo pang upload ng image papuntang server, syempre, tatanggalin nyo yung hard disk. Kapag nakatanggal na yung hard disk, syempre, pupunta kayo muna sa server nyo. Ayan. Kung mapapansin nyo, lalabas dito sa diskless server nyo yung pangalan nung in-upload yung image. So, double check natin sa mismong image disk. Syempre, dito pupunta yon. Ito siya. So, meron lang siyang ilang gig ba ito? 6.04 GB. Okay. Gagawin natin, automatic, ilalagay niya dito sa diskless console natin or mapupunta dito sa image manager. Okay. Ang gagawin natin is maglalagay tayo ng IP para dito sa client. Punta tayo dito sa batch add. Then dito sa prefix name na topic ko na to nung last tutorial ko sa part 2. Then kung ilang PC syempre, kunwari 1 PC lang. Then automatic maglalagay siya ng start IP at saka end IP. Dito sa bandang ilalim, client settings, makita natin dyan yung system image na kanan pa kasi wala pa tayong ginamit na image. Gagawin natin, since nakapag-upload na tayo, pipili tayo dito. Okay? Then, this cache, o yung mga kumukorek dyan, cache daw. This cache, o yan, pili tayo ng 512 or anything na size na gusto nyo. So, pag Windows 10, syempre 512 ginagamit. Resolution, kung ano yung resolution ng monitor nung physical PC na ginamit nyo pang-upload. Then, click OK. Kapag okay na yan, ibig sabihin, ibuboot niya yung system image na in-upload natin. Okay? Ganun lang kasimple. So, paano naman kapag nasa client side ka na? Siyempre, pagdating sa client side, tatanggalin mo yung hard disk. Dapat walang hard disk yun. Then, pupunta ka sa BIOS. Pag nasa BIOS ka na, hahanapin mo yung LAN-PX IBOTROM. Ayan, sulat natin. Notepad. Hahanapin mo yung LAN PXE BOTROM or boot on LAN. Meron namang iba, if a first boot yung pinaka LAN card. Okay? LAN PXE BOTROM. Yan yung hahanapin sa BIOS or boot on LAN. O di kaya naman is hanapin nyo yung boot priority. Ipa first boot nyo yung LAN card. First boot LAN card. Okay. Ganun lang kasimple kapag magpapaboot na kayo ng client. Then, kapag nahanap nyo na yan, syempre, huwag nyo kakalimutang i-enable. Ayan. Kapag naka-enable na yung mga pagpipilian sa kahit anong klase ng board na lalabas itong mga to, i-save nyo. Kapag naka-save na, ayan, save, magbo-boot siya through LAN. Okay, ibig sabihin, hindi niya nahanapin yung hard disk kasi tinanggal niya na. Ibig sabihin, magpa-first boot siya gamit yung BOTROM nung pinaka motherboard ng client side nyo. Okay, kapag okay na yun, gagawin nyo, irarun nyo yun, syempre, nakaready na dapat yung IP, then, kung ano yung image na gagamitin nyo. So, sample, etong ginawa ko dito is naka-boot on LAN na siya or naka-first boot yung LAN card, wala nang hard disk. Okay? Then click natin open. Then sa first boot nung pinaka client side, lalabas itong kulay blue na to. Kapag marami kayo nilagay na IP doon sa server, ibig sabihin marami din pagpipilian dito. So, nasa sa inyo na yan kung anong pipiliin nyo, kung anong number ng PC yung ibubut nyo. Let's say na PC 1 hanggang PC 10.
So syempre binuksan mo yung PC1, dapat PC1 yung pipiliin mo dito sa choices. Then click mo lang, enter mo lang ng 2 times or 3 times. Ayan. Tapos ganyan na yung mangyayari. Okay. So kunwari nagboot na siya, shutdown na natin siya muna. Papakita naman natin ngayon kung paano nagbo-boot yung client. Ganito siya. May color blue dito sa indicator pagdating sa server. Then lalabas na yung MAC address niya, then read speed, tsaka read total at write back total. Okay. So syempre, matik na 'yon kapag nag-disless ka, talagang lalabas yung mga ganyan. So ngayon, last part is paano naman tayo magbo-boot ng image galing sa ibang disless. Let's say na meron tayong image or BHD format galing sa CC boot. Ayan. So kunwari ito, CC boot image natin, gusto natin gamitin. So ang gagawin nyo lang naman is pupunta kayo sa image disk nyo, then gagawin nyo ng folder yung pinaka image na yon. Dapat same name, same name ng image format at same name ng folder. Okay, let's say na narito na yan, nailagay na natin. Paano natin siya gagamitin? Pupunta lang tayo dito sa Diskless console natin sa server. Click natin yung image manager, then click add. Then dito sa bandang taas, pangalan, kahit hindi na palitan yan. Then dito sa type is system image, since image naman ng ibang Diskless yung gagamitin natin. Click natin yan. Then sa bandang ilalim, this file, gagamitin natin is ilo-locate natin yung pinaka image na gagamitin natin galing sa CC boot. Image disk. CC boot image test. Then ito 'yon. Click open, then click okay. Pag lumabas na itong add disk access, ibig sabihin pwede niyo nang piliin itong image na 'to para ito yung i-boot ng client. Gagawin natin, right click natin yung IP. Kung mapapansin nyo bandang gilid, nandito na yung image na galing sa CC boot. So right click natin yung IP na yon, kunwari PC1, then edit user, then pipiliin nyo, i-uncheck nyo yung hindi nyo kailangan. Halimbawa ito yung in-upload natin, pero ang gagamitin natin is yung CC boot image. Check nyo yung CC boot image, then dito sa bandang kanan, dapat pipiliin nyo yung GDO. Check nyo yan. Ibig sabihin kasi nito, ito yung game disk, ito naman yung image. Then click OK. Kapag edit user success na, pwede mo nang i-boot or i-load or buksan yung client side. Okay? Ganun lang kasimple magpalit ng image galing sa ibang diskless. Kapag nag-boot na yon, ibig sabihin, success na yung gawa mo. Then last part is kung paano mag edit ng client, or kung tawagin nila sa lahat ng diskless is super user. Halimbawa etong image na to is nagboot na, ang gagawin nyo na lang is kulang ng drivers. Syempre una nyong gagawin, pupunta kayo sa client, isa shutdown nyo muna yan, then babalik kayo sa server. Pagdating sa server, right click nyo yung IP, then pipiliin nyo tong super user. Pag-click nyo na yung super user, may indicator na lalabas. Then, click nyo lang yes. Then, edit user success na dialog box. Okay lang yan. Then, kung mapapansin nyo, merong letter S dito sa icon ng PC 1 na ginamit natin. Ibig sabihin, yan na yung time para mag-edit kayo or buksan yung client, i-install yung mga dapat i-install or yung mga application na gusto nyo i-install or yung mga drivers na gusto nyo i-install. Ganun lang kasimple. Once na nag-boot na yon, nailagay nyo na lahat ng mga drivers na kailangan nyo, isa-shutdown nyo lang yung client, then babalik kayo sa server, i-disable nyo tong super user. I-right click nyo lang ulit. Let's say naka-shutdown na yon. Right click, then super user. Then maghihingi siya ng restore point. Okay? Then, pangalan na restore point, kunwari, test super user. Then, click OK. Ayan. Ibig sabihin, failed kasi wala naman tayong ginawa. Or pwede rin naman yung name is may space. Pwede yung ganito. Test
Ayan. Kapag ganun pa rin, ibig sabihin, wala tayong ginawa. Hindi lalabas yung loading or hindi lalabas yung pwede niyang emerge dun sa original image. Gagawin natin discard. Syempre, wala nga tayong ginawa, di ba? So, cancel operation. Ibig sabihin, hindi pumasok yun. Pero kapag nag-boot tayo ng client, nilagay natin yung mga ano na yun, mga anik-anik na kailangan application, tapos binalik natin yung super user dito, maglo-load yun. Or, in other part, pwede naman ganito, naka-super user kunwari, then ilalak natin ulit. Syempre, naka-shutdown na. Super user ulit, then pwede namang uncheck itong restore point, then click OK. So, walang lalabas dito hanggat wala ang ginagawa dun, syempre. Kapag may ginawa ka na sa client, mag-load dyan. Hihintayin nyo mag-load itong parang loading indicator. Okay? So, at this time, i-discard lang muna natin kasi wala naman tayong ginawa. Okay? So, ganun lang yung procedure kung paano mag-upload ng image, gumamit ng ibang image galing sa ibang diskless, at mag-super user or pag-edit ng client side. Okay? Ganun lang yung procedure. Then, kapag okay na yun, ibig sabihin, pwede nyo nang i-backup yung image na ginawa nyo. Gagawin nyo lang naman para ma-backup nyo yung image na ginawa nyo. Pupunta kayo dito sa dialog box ng pinaka-diskless console nyo, server, stop, service, then yes. Kapag na-stop na yan, pwede nyo nang i-backup or i-copy sa ibang location itong mga image na ginamit nyo. Okay? Ganun lang kasimple. Etong mga lumabas na to, ibig sabihin, ito yung ginawa nating super user. Kapag na-load dyan, papasok yan dito, mag-merge yan. Ganun lang kasimple. Okay? Ngayon, ulitin ko, salamat sa panunood. Abangan nyo yung mga next tutorial natin. Meron tayo lalabas na iCafe latest version. Then, maglalabas din tayo ng image na iCafe latest version. Then, OS na 2004 image. Okay. Then, teaming, huwag nyo kakalimutan yan. Itatakal natin yan sa mga susunod natin tutorial. So, stay tuned. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe itong YouTube channel natin. Then, huwag kakalimutang i-click yung notification bell. Dapat naka-on yan para updated kayo sa mga bagong tutorial or bagong videos na i-upload ko. Again, salamat sa panunood.